Nahum, Unang Kabanata. Ang mensahe ng aklat na ito ay tungkol sa Ninive. Ito'y pinahayag ng Panginoon kay Nahum na taga Elkosh. Ang galit ng Panginoon sa Ninive. Ayaw ng Panginoong Diyos na sumamba ang mga tao sa ibang mga Diyos. Galit siya sa kanyang mga kaaway at pinaghihigantihan niya sila. Ang Panginoon ay hindi madaling magalit. Ngunit dakila ang kanyang kapangyarihan at tiyak na parurusahan niya ang nagkasala. Kapag dumadaan siya, umuugong ang hangin at bumabagyo. Ang mga ulap ay parang alikabok sa kanyang mga paa. Sa utos lamang niya ay natutuyo ang mga dagat at mga ilog. Nalalanta ang mga tanim sa Bashan, sa bundok ng Carmel at sa Lebanon. Nayayanig ang mundo sa kanyang presensya, pati na ang mga bundok at mga burol. At ang mga tao sa mundo ay nanginginig. Sino ang makakatagal sa matinding galit ng Panginoon? Kapag siya ay nagalit, para siyang bumubuga ng apoy, at ang mga bato ay nabibiyak sa harap niya. Ang Panginoon ay mabuti. Matibay siyang kanlungan sa oras ng kagipitan, at inaalagaan niya ang nananalig sa kanya. Para siyang rumaragas ang baha, na lubusang pupuksain ang kanyang mga kaaway. Tutugisin niya sila hanggang sa mamatay. Mga taga-Assyria, kung ano man ang masamang binabalak ninyo laban sa mga mamamayan ng Panginoon, wawakasan iyan ng Panginoon at hindi na mauulit pa. Para kayong mga lasing na nakapulupot sa matinik na halaman, lilipulin kayo na parang natutupok na dayami. Ang isa sa inyong mga pinuno ay nagbalak ng masama laban sa mga mamamayan ng Panginoon. Masama ang kanyang ipinapayo. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa mga taga-Huda. Kahit na malakas at marami ang kalaban ninyong taga-Assyria, lilipulin ko sila hanggang sa mawala. Kahit na pinarusahan ko kayo, hindi ko na iyon uulitin pang muli. Sapagkat palalayain ko na kayo ngayon mula sa kapangyarihan ng mga taga-Assyria. Ito naman ang sinasabi ng Panginoon sa mga taga-Assyria. Mawawala ang lahi ninyo. At wawasakin ko ang mga ribulto ninyong kahoy o metal sa templo ng inyong mga diyos-diyosan. Ihahanda ko na ang inyong mga libingan dahil hindi na kayo dapat mabuhay. Mga taga-Huda, tingnan ninyo ang kabundukan. Dumarating na ang mensaherong maghahatid ng magandang balita ng kapayapaan sa inyong bayan. Kaya ipagdiwang ninyo ang inyong mga pista at tuparin ninyo ang inyong mga panata sa Panginoon. Sapagkat ang masamang bansa ng Assyria ay hindi nasasalakay sa inyo dahil lubusan na silang lilipulin. Ang Pagkawasak ng Ninive. Ikalawang Kabanata. Mga taga Ninive, sinasalakay na kayo ng inyong mga kalaban na magpapangalat sa inyo. Kaya guwardyahan ninyo ang pader ng inyong lungsod at bantayan ang mga daan. Tipunin ninyo ang inyong mga sundalo at humanda kayo sa digmaan. Kahit na nilipol ninyo ang Israel at Huda na parang mga tanim na ubas na pinatay, ibabalik ng Panginoon ang kanilang kapangyarihan. Pula ang kalasag at damit ng mga sundalo ng inyong kalaban. At sa oras ng kanilang pagsalakay, kumikislap ang metal ng kanilang mga karwahe at nagtatatakbo ang kanilang mga kabayo. Humahagibis ang kanilang mga karwahe sa mga lansangan. Paroot parito na sumusugod sa mga plaza. Nagliliwanag ang mga ito na parang sulo at kumikislap na parang kidlat. Inuutusan ng hari ang mga opisyal ng mga kawal. Nagkakandara pa sila papunta sa mga pader para maglagay ng mga pananggalang para sa mga sundalong wawasak ng pader. Mabubuksan ang mga pintuan ng inyong lungsod sa bandang ilog at magigiba ang palasyo. Naipahayag na, nabibihagin kayo at dadalhin sa ibang bayan. Uungol ang inyong mga utusang babae na parang kalapati habang dinadagukan nila ang kanilang dibdib dahil sa kalungkutan. Ang mga taong tumatakas mula sa Ninive ay parang tubig na umagos mula sa nawasak na imbakan ng tubig. Ang mga tumatakas ay pinapabalik ng kanilang mga kasama, pero wala ni isa mang bumalik. Kayong mga sumasalakay sa Ninive, kunin ninyo ang mga pilak at ginto ng lungsod na ito dahil puno ito ng kayamanan. Malilipol, mawawasak at magiging mapanglaw na ang Ninive, kaya natatakot ang mga mamamayan nito. Nangihina ang buong katawan nila, nanginginig ang kanilang mga tuhod at namumutla silang lahat.
Ang Ninive ay parang yungib na tinitirhan ng mag-asawang leon at ng mga anak nito. Walang pwedeng manakit sa kanila sa yungib. Pinapatay at nilalapa ng lalaking leon ang kanyang biktima at ibinibigay sa kanyang asawa at mga anak. Pinupuno niya ang kanyang yungib ng karne ng kanyang mga biktima. Pero ngayon ang Ninive ay wawasakin na. Sapagkat sinasabi ng Panginoong makapangyarihan, "Makinig kayong mga taga Ninive, kalaban ko kayo, kaya susunugin ko ang inyong mga karwahe at mamamatay sa digmaan ang inyong mga kawan. Wawakasan ko na ang inyong pambibiktima sa lupain. Hindi na kayo makapagpapadala ng mga mensahero sa ibang bansa." Kahabag-habag ang Ninive. Ikatlong kabanata. Kahabag-habag ang lungsod ng Ninive. Ito ay puno ng kasakiman at kasinungalingan, lungsod ng mamamatay tao at hindi nauubusan ng mabibiktima. Sasalakayin sila ng mga kalaban nila. Maririnig nila ang paghagupit ng latigo, ang ingay ng mga gulong ng mga karwahe, ang yabag ng paa ng mga kabayo at ang rumaragasang mga karwahe. Makikita nila ang sumusugod na mga mangangabayo, ang kumikinang na mga espada at mga sibat, at ang nakabunton na mga patay na di mabilang. Matitisod sa mga bangkay ang mga sundalo. Mangyayari ito sa Ninive dahil para siyang babaeng bayaran na paulit-ulit na ibinenta ang katawan. Nangaakit siya at nanggagayuma, kaya naiengganyo niya ang mga bansa na magpasakop sa kanya. Sinabi ng Panginoong makapangyarihan, "Mga taga Ninive, makinig kayo. Kalaban ko kayo, kaya hihiyain ko kayo sa harap ng mga bansa at mga kaharian. May hahalintulad kayo sa isang babaeng itinaas ang damit hanggang ulo at nakita ang kahubaran. Kasusuklaman ko kayo tulad ng isang taong hinagisa ng basura, kaya ang lahat ng makakakita sa inyo ay mandidiri at iiwas sa inyo. Sasabihin nila, 'Gibana ang Ninive, walang iiyak o aaliw sa kanya.' Higit bang mabuti ang Ninive kaysa sa lungsod ng Tebes na malapit sa ilog ng Nilo? Ang ilog na ito ang pinakapader ng Tebes na nagsisilbing proteksyon nito. Ang Ethiopia at ang buong Ehipto ang pinanggagalingan ng lakas ng Tebes at ang akala niya ay mananatili ito magpakailanman. Ang Put at ang Libya ay mga bansang kakampirin niya. Ganoon paman naging bihag pa rin ang kanyang mga mamamayan at dinala sa ibang lugar. Ang kanilang mga anak ay pinagdudurog sa mga lansangan. Ginapos ng kadena ang kanilang mga tanyag na mamamayan at pinaghiwa-hiwalay para gawing alipin sa pamamagitan ng palabunutan. Kayo rin na mga taga Ninive, magiging pareho kayo sa lasing na hindi alam kung ano ang nangyayari. Sasalakayin din kayo ng inyong mga kalaban at maghahanap kayo ng inyong matataguan na hindi kayo mahuhuli. Ang lahat ng inyong mga napapadirang lungsod ay magiging parang mga puno ng igos na ang unang bunga ay hinugna. At kapag inuga ang puno, malalaglag ang mga bunga at maaari ng kainin. Tingnan ninyo ang inyong mga kawal para silang mga babae. Ang tarangkahan ng pintuan ng inyong lungsod ay masusunog, kaya madali na itong mapapasok ng inyong mga kalaban. Humanda na kayo sa pagdating ng inyong kalaban. Mag-ipon na kayo ng tubig. Patibayin ninyo ang mga pader sa palibot ng inyong lungsod. Gumawa kayo ng mga tisa at ayusin ninyo ang mga pader na ito. Pero mamamatay kayo sa inyong kinaroroonan sa pamamagitan ng apoy at espada para kayong halaman ng sinalakay ng mga balang. Dumami kayo na parang balang. Pinarami ninyo ang inyong mga mangangalakal na higit pa sa mga bituin sa langit. Pero magiging tulad sila ng mga balang na pagkatapos na maubos ang mga tanim ay lumipad ng palayo. Ang inyong mga tagapagbantay at mga opisyal ay kasindami ng mga balang na nakadapo sa mga pader kapag malamig ang panahon. Pero pagsikat ng araw ay nagliliparan at walang nakakaalam kung saan sila pumunta. Hari ng Assyria, mamamatay ang iyong mga pinuno. Mangangalat sa kabundukan ang iyong mga mamamayan at wala nang magtitipon sa kanila. Ang katulad mo'y taong nasugatan ng malubha na hindi gumagaling. Ang lahat ng makakabalita sa sinapit mo ay magpapalakpakan sa tuwa dahil silang lahat ay nakaranas ng iyong kalupitan. Habakuk.
Unang Kabanata. Ito ang mensahe ni Propeta Habakuk na ipinahayag sa kanya ng Panginoon. Ang unang hinaing ni Habakuk. Sinabi ni Habakuk, "Panginoon, hanggang kailan po ako hihingi ng tulong sa inyo bago niyo ako dinggin? Kailan niyo po ba kami ililigtas sa mga karahasang ito? Bakit niyo po ipinapakita sa akin ang mga kasamaan at kaguluhan? Kahit saan ay nakikita ko ang pagpapatayan, karahasan, hidwaan at pagtatalo. Kaya naging walang kabuluhan ang kautusan at wala ring katarungan dahil ang mga taong may kasalanan ang siyang nananalo sa korte at hindi ang mga taong walang kasalanan. Kaya nababaluktot ang katarungan." Ang sagot ng Diyos kay Habakuk. Sumagot ang Diyos, "Tingnan ninyong mabuti ang mga nangyayari sa mga bansa at talagang magtataka kayo sa inyong makikita. Sapagkat may gagawin ako sa inyong kapanahunan na hindi ninyo paniniwalaan, kahit may magbalita pa nito sa inyo. Sapagkat pamamahalain ko ang mga taga-Babilonia na kilala sa kalupitan at karahasan. Mabilis nilang sinasalakay ang mga bansa sa buong mundo upang agawin ang mga lugar na hindi kanila. Kinatatakutan sila ng mga tao. Ginagawa nila ang gusto nila at walang makakapigil sa kanila. Ang mga kabayo nila'y mas mabilis kaysa sa mga leopardo at mas mabangis kaysa sa mga lobo na gumagala sa gabi. Tumatakbo ito mula sa malalayong lugar. Parang agilang mabilis na lumilipad para dagitin ang kanyang biktima. Paparating ang kanilang mga sundalo na handang gumawa ng kalupitan para silang malakas na hangin mula sa silangan. Ang kanilang mga bihag ay kasindami ng buhangin. Hinahamak nila ang mga hari at mga pinuno. Tinatawanan lamang nila ang mga napapadirang lungsod dahil kaya nila itong akyatin sa pamamagitan ng pagtambak ng lupa sa tabinto. Sa ganitong paraan nakakapasok sila at nasasakop nila ang lungsod. Pagkatapos aalis sila na parang hangin lang na dumaan. Nagkasala sila dahil wala silang kinikilalang Diyos kundi ang sariling kakayahan." Ang pangalawang hinaing ni Habakuk. Sinabi ni Habakuk, "O Panginoon, kayo ay Diyos mula pa noon. Kayo ang aking Diyos, ang banal na Diyos na walang kamatayan. O Panginoon, ang bato na kanlungan, pinili niyo ang mga taga-Babilonia para magparusa sa amin. Dahil banal kayo, hindi niyo matitiis na tingnan ang kasamaan at kaguluhan. Pero bakit niyo hinahayaan ang mga traidor na taga-Babilonia na gawin ito sa amin? Bakit niyo hinahayaan ang pagmalupitan ng mga taong hindi gaanong masama kung ihahambing sa kanila? Ang kanilang mga kalaban ay ginawa niyong parang mga isda na walang pinuno na magtatanggol sa kanila. Masayang nagdiriwang ang mga taga-Babilonia dahil sa pagbihag nila sa kanilang mga kalaban na parang mga isdang nahuli sa bingwit o lambat. At dahil marami silang nabihag, ipinagmamalaki nila ang kanilang kakayahan katulad ng mangingisdang sinasamba ang kanyang bingwit o lambat sa pamamagitan ng paghahandog ng insenso bilang handog sa mga bagay na ito. Dahil sa pamamagitan ng bingwit o lambat ay umaman siya at nagkaroon ng masaganang pagkain. Kaya Panginoon, magpapatuloy na lang po ba ang kanilang walang awang pagbihag at pagwasak sa mga bansa?" Ikalawang Kabanata. Sinabi ni Habakuk, "Aakyat ako sa tore, sa aking bantayan, at hihintayin ko kung ano ang sasabihin sa akin ng Panginoon at kung ano ang kanyang sagot sa aking hinaing." Ang sagot ng Diyos kay Habakuk. Ito ang sagot ng Panginoon kay Habakuk. Isulat ng malinaw sa sulatang bato ang pahayag na ito para madaling basahin. Isulat mo muna ito dahil hindi pa dumarating ang takdang panahon para mangyari ito. Ngunit hindi magtatagal at tiyak na mangyayari ito. Kahit magtagal ng kaunti, hintayin mo lang, dahil tiyak na mangyayari ito sa takdang panahon. Ito ang isulat mo. Tingnan mo ang mga taong mapagmataas. Hindi matuwid ang kanilang pamumuhay. Pero ang taong matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pananampalataya. Ang totoo, hindi maaasahan ang kayamanan. At ang mga taong mapagmataas na sakim sa kayamanan ay laging balisa at walang kasiyahan. Tulad nila'y kamatayan na hindi makukontento. Kaya binibihag nila ang maraming bansa. Pero kukutsain sila
ng mga bansang iyon sa pamamagitan ng mga salitang ito. Nakakaawa naman kayo, kayong nangunguha ng mga bagay na hindi sa inyo at nagpapayaman sa pamamagitan ng pandaraya. Hanggang kailan pa ninyo ito gagawin? Bigla nga kayong gagantihan ng mga bansang binihag ninyo. At dahil sa kanila, ay manginginig kayo sa takot. At sila naman ang sasamsam ng inyong mga ari-arian. Dahil maraming bansa ang sinamsaman ninyo ng mga ari-arian, kayo naman ang sasamsaman ng mga natitirang tao sa mga bansang iyon. Mangyayari ito sa inyo dahil sa inyong pagpatay ng mga tao at pamiminsala sa kanilang mga lupain at mga bayan. Nakakaawa kayo. Kayong nagpapatayo ng mga bahay sa pamamagitan ng perang nakuha ninyo sa masamang paraan. Pinatitibay ninyo ang inyong mga bahay upang makaligtas kayo kapag dumating ang kapahamakan. Dahil sa pagpatay ninyo ng maraming tao, kayo rin ay papatayin at wawasakin ang inyong mga bahay. Ang mga bato ng pader at ang mga biga ng bahay ay parang tao na hihingi ng tulong dahil mawawasak na ang buong bahay. Nakakaawa kayo kayong nagpapatayo ng lungsod sa pamamagitan ng kalupitan. Handa kayong pumatay, maitayo lamang ito. Pero ang mga ipinatayo ninyo sa mga tao na binihag ninyo ay susunugin lang, kaya mawawala ng kabuluhan ang inyong pinagpaguran. Itinakda na iyan ng Panginoong makapangyarihan, sapagkat kung paanong ang karagatan ay puno ng tubig, ang lahat ng tao sa mundo ay mapupuno rin ng kaalaman tungkol sa kadakilaan ng Panginoon. Nakakaawa kayo, sa inyong puot ay pinahiya ninyo ang inyong mga karatig bansa. Parang nilalasing ninyo sila upang makita ninyo silang hubot-hubad. Ngayon, kayo naman ang ilalagay sa kahihiyan, sa halip na parangalan, dahil parurusahan kayo ng Panginoon. Kayo naman ang paiinumin niya sa tasa ng kanyang galit. At kapag lasing na kayo, makikita ang inyong kahubaran at malalagay kayo sa kahihiyan. Pinutol ninyo ang mga puno sa Lebanon, at dahil dito namatay ang mga hayop doon. Kaya ngayon kayo naman ang pipinsalain at manginginig sa takot. Mangyayari ito sa inyo dahil sa pagpatay ninyo ng mga tao at pagpinsala sa kanilang mga lupain at mga bayan. Ano ang kabuluhan ng mga diyos-diyosan? Gawa lang naman ang mga ito ng tao mula sa kahoy o metal at hindi makapagsasabi ng katotohanan. At bakit nagtitiwala sa mga diyos-diyosan ito ang mga taong gumawa sa kanila? Ni hindi nga makapagsalita ang mga ito. Nakakaawa kayong nagsasabi sa ribultong kahoy o bato, "Gumising ka at tulungan kami." Ni hindi nga iyan makapagtuturo sa inyo. At kahit pabalot iyan ng ginto at pilak, wala namang buhay. Pero ang Panginoon ay nasa kanyang banal na templo. Kaya ang buong mundo ay manahimik sa kanyang presensya. Ang panalangin ni Habakuk. Ikatlong kabanata. Ito ang panalangin ni Propeta Habakuk. Panginoon, narinig ko po ang tungkol sa inyong mga ginawa, at ako ay lubos na humanga sa inyo. Gawin niyong muli sa aming panahon ang ginawa niyo noon, at sa araw na ipadaman niyo ang inyong galit. Maawa kayo sa amin. Ikaw ang banal na Diyos na darating mula sa Teman at sa bundok ng Paran. At ang inyong kadakilaan ay makikita sa kalangitan. At dahil dito, pupurihin kayo ng mga tao sa mundo. Darating kayong kasing liwanag ng araw. May sinag na lumalabas sa inyong mga kamay, kung saan nakatago ang inyong kapangyarihan. Darating kayong may dalang mga salot. Kapag tumayo kayo, ay nayayanig ang mundo. At kapag tumingin kayo, ay nanginginig sa takot ang mga bansa. At gumuguho ang sinaunang kabundukan at kaburulan. Ang inyong mga pamamaraan ay mananatili magpakailanman. Nakita kong nagiba ang mga tolda sa Kushan at sa Midian. Panginoon, tulad kayo ng sundalong nakasakay sa karwahe na nagbibigay tagumpay sa labanan. Nakahanda na kayong pumana, pero sino ang inyong kinapopuotan? Ang mga ilog ba at ang mga dagat? Ang mga ilog ba at ang mga dagat? Pinabitak niyo ang lupa at lumabas ang tubig. Ang mga bundok ay parang mga tao na nanginig nang makita nila kayo. Umulan ng malakas. Umugong ang tubig sa dagat at lumaki ang mga alon. Tumigil ang araw at ang buwan sa kanilang kinaroroonan sa kislap ng nagliliparan yung pana
at kumikinang niyong sibat. Sa inyong matinding galit ay tinapakan niyo ang mundo at niyurakan ang mga bansa upang iligtas ang mga taong pinili ninyo. Pinatay niyo ang pinuno ng masamang kaharian at lubusang nilipol ang lahat ng kanyang tagasunod. Tinuhog niyo ng sarili niyang sibat ang ulo ng pinuno ng kanyang mga kawal. Ginawa niyo ito nang kami ay kanilang salakayin na parang buhawi upang kami ay pangalatin. Sapagkat kagalakan nila nalipulin kaming mga kawawang nagtatago dahil sa takot. Para kayong sundalo na nakasakay sa kabayong nagtatatakbo sa karagatan hanggang sa lumaki ang mga alon. Sinabi ni Habakuk, nang marinig ko ang lahat ng ito, nanginig ang aking buong katawan at nangatal ang aking mga labi dahil sa takot. Nanghina ako at nangatog ang aking mga tuhod. At dahil sa ipinahayag na ito ng Panginoon, matiyaga akong hihintayin ang takdang panahon ng pagpaparusa niya sa mga sumalakay sa amin. Kahit hindi mamunga ang mga puno ng igos, ubas o ang kahoy ng olibo, at kahit walang anihin sa mga bukirin, at kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan, magagalak pa rin ako dahil ang Panginoong Diyos ang nagliligtas sa akin. Siya ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Pinalalakas niya ang aking mga paa na tulad ng mga paa ng usa upang makaakyat ako sa matataas na lugar. Zephaniah, Unang Kabanata. Ito ang ipinahayag ng Panginoon kay Zephaniah noong si Hosea na anak ni Amon ang hari ng Huda. Si Zephaniah ay anak ni Cushi na anak ni Gedalia. Si Gedalia naman ay anak ni Amaria na anak ni Hezekiah. Darating ang parusa ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang lahat ng bagay na nasa mundo. Ang mga tao, hayop, ibon at isda. Mawawala ang lahat ng naguudyok sa tao para magkasala, pati ang mga makasalanan. Lilipulin ko nga ang lahat ng tao sa mundo. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Parurusahan ko ang mga mamamayan ng Huda, pati na ang lahat ng mamamayan ng Jerusalem. Lilipulin ko ang mga natitirang sumasamba sa Diyos-Diyosang si Baal, pati na ang mga paring naglilingkod dito, para tuluyan na silang makalimutan. Lilipulin ko rin ang mga taong umaakyat sa bubong ng kanilang bahay para sumamba sa araw, sa buwan, at mga bituin. Lilipulin ko ang mga sumasamba at sumusumpang maglilingkod sa akin, pero sumusumparing maglilingkod sa Diyos-Diyosang si Molech. Lilipulin ko ang mga tumatalikod at hindi dumudulog sa akin. Tumahimik kayo sa harapan ko, dahil malapit na ang araw ng aking pagpaparusa. Inihanda ko na ang aking mga mamamayan para patayin tulad ng hayop na ihahandog. Pinili ko na ang mga kalaban na tinawag ko na sasalakay sa Huda. Sa araw na iyon, papatayin ko ang mga taga-Huda na parang hayop na ihahandog. Parurusahan ko ang kanilang mga opisyal at ang mga anak ng kanilang hari at ang lahat sa kanila na sumusunod sa masasamang ugali ng ibang bansa. Parurusahan ko rin sa araw na iyon ang lahat ng sumasali sa mga seremonya ng mga hindi nakakakilala sa akin at ang mga nagmamalupit at nandaraya para punuin ng mga bagay ang bahay ng kanilang Panginoon. Ako ang Panginoon ay nagsasabing sa araw na iyon, maririnig ang iyakan sa pintuan na tinatawag na isda ng lungsod ng Jerusalem at sa bagong bahagi ng lungsod. Maririnig din ang malakas na ingay ng mga nagigibang bahay sa mga burol. Mag-iyakan kayo, kayong mga naninirahan sa mababang bahagi ng lungsod ng Jerusalem, dahil mamamatay ang lahat ng inyong mga mangangalakal. Sa araw ding iyon, susuyurin kong mabuti ang Jerusalem, at parurusahan ko ang mga taong nagpapasarap lang sa buhay at nagsasabi sa kanilang sarili, walang gagawin ang Panginoon sa amin, mabuti man o masama. Aagawin sa mga taong ito ang kanilang mga pag-aari at wawasakin ang kanilang mga bahay. Hindi sila ang titira sa mga bahay na kanilang itinayo, at hindi sila ang iinom ng inuming mula sa ubas na kanilang itinanim. Ang nakakatakot na araw ng pagpaparusa ng Panginoon. Malapit na ang nakakatakot na araw ng pagpaparusa ng Panginoon. Ito'y mabilis na dumarating. Mapait ang araw na iyon.
dahil kahit na ang matatapang na sundalo ay sisigaw para humingi ng tulong. Sa araw na iyon, ipapakita ng Diyos ang kanyang galit. Magiging araw iyon ng pighati at paghihirap, araw ng pagkasira at lubusang pagkawasak. Magiging maulap at madilim ang araw na iyon, at maririnig ang tunog ng trumpeta at sigawan ng mga sundalong sumasalakay sa mga napapadirang lungsod at sa matataas na tore nito. Sinabi ng Panginoon, ipaparanas ko ang paghihirap sa mga tao, at lalakad sila na parang bulag, dahil nagkasala sila sa akin. Dadaloy na parang tubig ang kanilang dugo, at mabubulok na parang dumi ang kanilang bangkay. Hindi sila maililigtas ng kanilang mga pilak at ginto sa araw na ipapakita ko ang aking galit na parang apoy na tutupok sa buong mundo, sapagkat bigla kong lilipulin ang lahat ng naninirahan sa lupa. Panawagan para magsisi. Ikalawang kabanata. Sinabi ni Zephaniah sa mga taga-Huda, bansang walang kahihiyan, magtipon kayo at magsisi bago dumating ang itinakdang araw na kayo'y palalayasin at ipapadpad na parang mga ipa. Magsisi na kayo bago dumating ang araw ng pagbuhos ng Panginoon ng kanyang matinding galit. Kayo namang mga mapagpakumbaba at sumusunod sa mga utos ng Panginoon, lumapit kayo sa Kanya. Magpatuloy kayong gumawa ng matuwid at magpakumbaba. Baka sakaling ingatan kayo ng Panginoon sa araw na ibuhos niya ang kanyang galit. Parusa sa bansang Filistiya. Wala nang titira sa Gaza at Ashkelon. Ang mga mamamayan ng Ashdod ay palalayasin sa loob lamang ng kalahating araw. Palalayasin din ang mga mamamayan ng Ekron sa kanilang bayan. Nakakaawa kayong mga Filisteo na nakatira sa tabing dagat. Ito ang sinasabi ng Panginoon laban sa inyo. Kayong mga Filisteo sa Kanaan, lilipulin ko kayo at walang matitira sa inyo. Kaya ang inyong mga lupain sa tabing dagat ay magiging pastulan at kulungan ng mga tupa. Sasakupin iyon ang natitirang mga taga-Huda. Doon sila magpapastol ng kanilang mga hayop. At pagsapit ng gabi ay matutulog sila sa mga bahay sa Ashkelon. Kahahabagan sila ng Panginoon na kanilang Diyos at pauunla rin silang muli. Parusa sa mga bansa ng Moab at Ammon. Sinabi ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel, narinig ko ang pangiinsulto at panunuya ng mga taga-Moab at taga-Ammon sa aking mga mamamayan. Ipinagyayabang nila na kaya nilang sakupin ang lupain ng aking mga mamamayan. Kaya isinusumpa kong wawasakin ko ang Moab at Ammon, katulad ng Sodom at Gomora, at ang kanilang lupain ay hindi na mapapakinabangan habang panahon. Tutubuan ito ng mga matitinik na damo, at mapupuno ng mga hukay na gawaan ng asin. Lulusubin ito ng natitira kong mga mamamayan, at sasamsamin nila ang mga ari-arian nito. Sinabi ni Zephaniah, iyan ang ganti sa pagyayabang ng mga taga-Moab at taga-Ammon, sapagkat ipinapahiya nila at nilalait ang mga mamamayan ng Panginoong makapangyarihan. Sisindakin sila ng Panginoon, dahil lilipulin niya ang lahat ng mga Diyos-Diyosan sa buong mundo, at sasambahin siya ng mga tao sa lahat ng bansa sa kani-kanilang bayan. Ang parusa sa mga bansa ng Ethiopia at Assyria. Sinabi ng Panginoon, kayo ring mga taga-Ethiopia, ipapapatay ko kayo sa digmaan. Parurusahan ko rin ang Assyria na nasa hilaga. Magiging tulad ng ilang ang Ninive, tigang na parang disyerto. Magiging pastulan ito ng mga baka, kambing, at ng iba't ibang uri ng mga hayop. Dadapo ang mga kuwago sa mga nasirang haligi at maririnig ang kanilang huni sa mga bintana. Masisira ang mga pintuan at matatanggal ang mga sedrong kahoy nito. Ganyan ang mangyayari sa lungsod ng Ninive, na nagmamalaki na walang sasalakay sa kanila at walang hihigit sa kanila. Pero lubusang mawawasak ang lungsod na iyon at titirahan na lamang ng mga hayop sa gubat. At ang bawat dadaan doon ay tatawa ng pakutya sa kinasapitan nito. Ang hinaharap ng Jerusalem. Ikatlong kabanata. Sinabi ni Zephaniah, nakakaawa ang Jerusalem. Ang mga naninirahan dito ay nagre-rebelde sa Diyos at gumagawa ng karumihan.
ang kanyang mga pinuno ay mapangapi. Hindi sila nakikinig kahit kanino at ayaw nilang magpaturo. Hindi sila nagtitiwala sa Panginoon na kanilang Diyos ni lumalapit sa kanya. Ang kanilang mga opisyal ay parang leon na umaatungal. Ang kanilang mga pinuno ay parang mga lobo na naghahanap ng makakain kung gabi at walang itinitira pagsapit ng umaga. Ang kanilang mga propeta ay padalos-dalos sa kanilang mga ginagawa at hindi mapagkakatiwalaan. Nilalapastangan ng kanilang mga pari ang mga bagay na banal at sinusuway ang kautusan ng Diyos. Pero naroon pa rin ang presensya ng Panginoon sa kanilang lungsod. Ginagawa ng Panginoon ang mabuti at hindi ang masama. Araw-araw ipinapakita niya ang kanyang katarungan at nananatili siyang tapat. Pero ang masasama ay patuloy na gumagawa ng masama at hindi sila nahihiya. Sinabi ng Panginoon, nilipol ko ang mga bansa, giniba ko ang kanilang mga lungsod, pati ang kanilang mga pader at mga tore. Wala nang natirang mga mamamayan, kaya wala nang makikitang taong naglalakad sa kanilang mga lansangan. Dahil sa mga ginawa kong ito, akala ko igagalang na ako ng aking mga mamamayan at tatanggapin na nila ang aking pagsaway sa kanila para hindi na magiba ang kanilang lungsod ayon sa itinakda ko sa kanila. Pero lalo pa silang nagpakasama. Kaya kayong tapat na mga taga-Jerusalem, hintayin ninyo ang araw na uusigin ko ang mga bansa, sapagkat napagpasyahan kong tipunin ang mga bansa at ang mga kaharian para ibuhos sa kanila ang matindi kong galit na parang apoy natutupok sa buong mundo. Pagkatapos, babaguhin ko ang mga tao para lahat sila'y lalapit sa akin at magkakaisang maglilingkod sa akin. Ang aking mga mamamayang nangalat sa kabilang ibayo ng mga ilog ng Ethiopia ay magdadala ng mga handog sa akin. Sa araw na iyon, kayong mga taga-Jerusalem ay hindi na mapapahiya sa lahat ng mga kasalanang ginawa ninyo sa akin, dahil aalisin ko sa inyo ang mga mapagmataas at mayayabang. Kaya wala nang magyayabang doon sa aking banal na bundok. Pero mag-iiwan ako sa Jerusalem ng mga taong aba at mahihirap na hihingi ng tulong sa akin. Ang mga Israelitang ito ay hindi gagawa ng masama. Hindi sila magsisinungaling o mandadaya. Kakain at matutulog silang payapa at walang kinatatakutan. Matutuwa ang mga Israelita. Sinabi ni Sephanias, kayong mga mamamayan ng Israel, sumigaw kayo sa tuwa. Kayong mga mamamayan ng Zion, ang lungsod ng Jerusalem, umawit kayo at magalak ng buong puso, sapagkat hindi na kayo parurusahan ng Panginoon. Palalayasin niya ang inyong mga kaaway. Kasama ninyo ang Panginoon, ang hari ng Israel, kaya wala nang kasawi ang dapat pangkatakutan. Sa araw na iyon, sasabihin ng mga tao sa mga taga-Jerusalem, mga mamamayan ng Zion, huwag kayong matakot, magpakatatag kayo, sapagkat kasama ninyo ang Panginoon na inyong Diyos. Katulad siya ng isang makapangyarihang sundalo na magliligtas sa inyo. Magagalak siya sa inyo, at sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig ay babaguhin niya ang inyong buhay. Aawit siya ng may kagalakan dahil sa inyo, gaya ng taong nagsasaya sa araw ng kapistahan. Sinabi pa ng Panginoon, ililigtas ko kayo sa kasawian para hindi na kayo malagay sa kahihiyan. Sa araw na iyon, parurusahan ko ang lahat ng umaapi sa inyo. Kayo ay parang mga tupang napilay at nangalat. Pero ililigtas ko kayo at titipuning muli. Inilagay kayo sa kahihiyan noon, pero pararangalan ko kayo at gagawing tanyag sa buong mundo. Oo, titipunin ko kayo sa araw na iyon at pababalikin ko kayo sa inyong bansa. Pararangalan ko kayo at gagawing tanyag sa buong mundo. Mangyayari ito sa araw na panumbalikin ko ang inyong mabuting kalagayan at makikita ninyo mismo ito. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito.